Yo, good morning. So ito mga latest natin. Honda Scooters 2022 na available na today. Kung gusto nyong bilhin. So nandito tayo sa website ng Honda, hondaph.com. So meron tayong all new Dio 57,500. So small scooter, tignan natin ang kanyang specs. 57,500, no, maliit ang gulong nito eh. Ayan. It's 58 kilometers per liter. At constant speed, ibig sabihin ng constant speed is hindi walwal, kundi siguro 60-70 all the way, ganun. Pero syempre nagvavary yan kung pataas kayo, maantay kayo ng pataas o may angkas. So yan, 1-3. Ito ay tignan natin yung ano, kaya yung mga kulay oh. It's there's a blue, orange, red. Tapos ayan ang kanyang features. LED headlights, meter panel, standard. May hook. Hook para sa ano, sa rito, yung pamamalengke ka, di ba? May hook, kailangan natin yan. Tapos secure key shutter, spacious U-box. Ang U-box is 14.4 liters. Ang gulong ay maliit lang, oh, 10 inches tubeless tires, pang scooter talaga. Tapos ang seats, maganda ang seats nito, oh. Talagang pang-angkasan din. Tapos may floorboard. Alam niyo naman ang floorboard, maraming nailalagay diyan. Maraming creative ways to use the floorboard, no? Specification, 4-stroke, single overhead cam, air cool. Displacement 109. Ito maganda, kick starting system, kick at electric. Yun nga lang, dahil ito ay standard version, ang yun ng ano ko rito, ang brakes niya is pares drum. Sana man lang at least yung ano no, yung harap disc. Pero ginawa nilang drum parehas. Siguro dahil maliit. Pero kasi mabilis din kasi ito tumakbo eh, itong mga to. Pagka karerista yung driver, mapapabilis na to, kaya dapat talaga meron man lang maski isang disc, no? Lalo na sa harap kasi 75% ng braking system ay sa harap. So importante yung harap. So maganda gulong, tubeless. Ang tire size is 90-100. 10. Tapos ang wheel type is steel rims. Carburetor system pa rin siya. Fuel system, carburetor, at ang fuel tank is 5 liters. Okay na. Okay na. Ang engine oil is 0.8 liters lang. So, ayos to. This is the Dio. Next tayo is the new Beat Street. And the new Beat Fashion Sport, no? STD standard. Kita nyo naman na parehas ng presyo, 67,400. Ang pinagkaiba lang ay ang decals, no? Stickers. Yun lang ang pinagkaiba niya. Kasi ang presyo ay parehas na parehas. At meron pang isa rito. At tignan natin ang specs nitong dalawang to, ah. The new Beat. Maganda rin ang forma nito. Nakita ko na rin ito sa actual. Mas marami ako nakikita ang Beat kaysa sa Dio. Alam nyo kung bakit? Kahit medyo mahal siya. Kasi disc brake yung harap po. Which is important talaga. Disc brake yung harap niya. Tapos dalawang kulay. Isang black, isang silver. Maganda ng black, no? Maganda. The new Beat. Black. Wow. Tapos uh,
Ito, meron siyang combi brake system. Ito yung combi brake system, yung pag meron kang pinipindot na preno sa harap, naka-connect din sa kabilang preno. Ibig sabihin na ano sila, hindi na siya independent, no? Hindi kagaya nung ibang motor na kinokontrol mo yung preno sa harap, tapos yung likod kinokontrol mo din, no? So tao na nagtatantya. Itong combi brake system, combi means combination. Ang brake system na to ay automatic na. No, pag press mo ng 75% sa harap, 25% sa likod, no? Kasi nga ganun ang ratio nung ano eh, nung magandang braking. 75 sa harap, 25 sa likod, no? So, ibig sabihin, ang stopping power talaga natin ay nasa harap. Sa likod is parang nag-skid lang. Squash-squala lang. Pagka preno mo likod lang, parang umi-squala lang yung motor mo pag mabilis. Tapos, pero marami sa atin, mga old-timers, sanay-sanay sa mga ganun. Dahil yun lang ang available noon na wala naman talagang combi brake system. O ABS, wala naman tayong ABS noon. Kaya sanay-sanay yung mga datihan na independent talaga. Tinatantya nila. Kaya tingnan mo yung mga racers. Yung mga racers, wala namang mga ganyan eh. Mga ABS, tinatanggal nila kasi racing nga yun eh. So, discarte mo na kung paano ako magpipreno, no? Discarte mo na yun. Hindi pwedeng computerized ang gagawa nun para sa'yo. Kasi racing. Sa racing yun ha. Pero sa ordinary roads. Ayan. Yung new beat variant, meron pa palang ano. Oh, kung gusto mo ng ISS, CBS, 70,000 ha. Yung standard is 67, yung street 67. Yun. Tatlo, meron pa palang isang premium brand. Pero yun lang palang ano. Combi brake system, magdadagdag ka. Kung gusto mo ng combi brake system, dadagdag ka ng konti, no? Around 3,000 pesos. Kasi parang ano lang 'yun eh. Alam ko yung combi brake system is not computerized kundi parang mechanical lang ito. 'Yan ang pagkakaalam ko, ha? Mechanical lang. Kaya tingnan mo 3,000 lang dadagdag mo. Magkakaroon ka lang ng combi brake system. Tapos, maganda 'to. Eh meron pa tong Eco. Ano pala to? FI. FI to, tapos may Eco. Eco ibig sabihin ni usually pagka 50 takbo mo, tumatakbo yung Eco. Sabi ng Eco matipid. Pag ang takbo mo 50 to 60, under yung Eco. Economy, ibig sabihin nun. Eco. Economic. So, syempre, tubeless tires. Importante na ngayon yan, tubeless tires. Dahil, pag na-flatan ka, pwede mong pasakan ng tubeless vulcanizer, no? Mura lang yun, 500 pesos. Sabihin eh, hindi ka na may stranded sa kalye, kaya mo nang i-vulcanize yung sarili mo. Tapos, sa FI, syempre, electric start, ACG starter, may side stand switch. Sabihin eh, pag naka-side stand ka, hindi andar. Safety feature, no? O kaya pagka sinistand mo, bigla na lang mamatay yung makina. So, syempre ang key shutter nila. Tingnan natin specs ha. 4 stroke, single overhead cam, air cooled. So, standard yun. Ayun pala, may kickstart pala tayo rito eh. Oh. Electric and kick. Yun, may disc brake sa harap. Tapos sa likod eh, syempre yung drum. Tubeless tires, 14, 14. So, mas malaki ito kaysa rin sa, ano, sa 10, no? Yung Dio, 10. Kaya medyo mahal ng konti. Yun. So, mas gusto ko to kaysa sa Dio kasi nga dahil sa disc brake sa harap. Napaka-importante nun. Kahit na magdagdag na kayo ng konti, pero napaka-importante ng disc brake sa harap. But, ang laki pala ng diferensya, no? 10,000. 10,000 pala diferensya ng dalawa. Ngayon, itong premium, ito sinabi ko sa inyo, ganun din, kulay lang ang pinagkaiba, pero meron siyang combi brake. Yun, kaya magdadagdag ka ng 3,000. So, huwag na tayo dyan, ha? Pares lang yan, nag 70. Ito yung Genio, all new Genio is 72,900. So ito, parang iba ang mukha, no? Hindi matapang ang mukha ng Genio. Yung Genio ay parang friendly, no? Parang friendly siya.
So, yung all new Genio is not mas mahal ng konti, no? Around 2,000 sa Beat. Pero ang pinagkaiba niyang malaki is yung mukha niya, yung body plastic niya, no? Ibang-iba talaga itsura, napaka hindi kagaya nitong Beat. Para ano, striker, no? Parang matapang ang mukha, maganda, pero itong Genio parang friendly. Pwede sa newbies o sa mga babae, no? Kasi kita nyo naman, no? Parang Italian scooter ang dating. Pero LED lahat yan. LED. Tignan natin ang specs niya. Is, ayan, no? Tsaka tignan nyo naman mga colors niya. Oh, ay, ganda ng black, oh. Wow! Ang ano niya, hindi pa nga ako nakakita ng black, eh, sakali. Ang ganda pala, oh. Astig din. Tsaka hindi siya basta black, oh. Parang flat black or something. Tapos itong red o blue. Ayan, tignan nyo yung red, no? Yung red, red and white, eh. May combination, so parang di ko masyadong type, no? Kasi meron siyang combination, eh. Kasi ganyan, mga combination, alam mo yung parang nasa mga taxi, di ba? Ganyan yan, eh. Parang mga public transport. Masyadong, ano, ito maganda, itong white and gray. Pwede na yan. Tsaka itong red. Wow! Wala pa yata sa Pilipinas itong mga red and black, ha? Ayun na, lumitaw na yung sobrang ganda niya. Para siyang exclusive, no? Ayan, oh, yung flat black and red, oh. Dati kasi talagang hindi ko ito pinapansin, eh. Pero noon nakita kong may ganitong black pala. Wow! Ang ganda! 59 kilometers per liter. Ang liit. Tignan natin specs niya, ha? Tignan mo, girl nga yung ano, yung model nila, oh. Tignan natin yung specs sa modern LED lights. So LED lights na yan, may vlog tayo dati niyan. Tinignan ko na sa shop yan, modern LED lights at digital panel, no? Digital panel, may power outlet, no? So marami na talaga siyang ano, modern amenities. May rack, nakikita niyo to, yung rack, yung pwede kang maglagay ng tubig. Pakailangan natin yan, no? Tubig na sa harap nung motor, yung tubig. A cellphone, ganun. Of course, may park brake lock, pwede mong i-lock, tapos taillights. Of course, the decals, no? Okay na okay. Tapos, pwede mag-angkasan, merong side stand switch for protection. Sabi, maganda raw ang frame. Yung ano, tubeless tires, okay yan. Tsaka yung rim niya, yung steel rims niya, ang ganda. Ganda siya. Gustong-gusto ko yung simpleng style na yan. Tignan natin specs, specifications, 110. Malakas na rin yan, 110. Ignition system is full transistorized. 4-stroke, air-cooled, single overhead cam. Ayun, ang wheel niya is, hindi pala steel rims, is cast wheels. Tawag nila cast wheels or mugs, no? Alloy, ibig sabihin yan, pag wheel type alloy, ganda yung design niya. So, disc brake sa harap, drum sa likod. Mm-hmm. Fuel capacity is 4.2. So, pagka ganyang 4.2 is hindi masyado maganda sa biyahe, no? Kung babiyahe ka ng ganyan ng gamit mo, eh, lagi ka sa gasoline station. Pero, kung may dalang extra container, pwede. Pero, dati na akong bumabiyahe ng ganyan lang, masyadong lagi kang sa gasoline station, no? Maya't maya. So, engine oil capacity is 0.8. The design wise, ayos siya. Scooter naman talaga siya, eh. Hindi naman talaga pambiyahe, pero may mga kilala akong ginagamit siya sa biyahe. Ngayon, ito naman yung pinakasikat. Nakikita ko to, yung click. Click 125i. So, I means FI, no? 77,900. Maraming gumagamit na. Nakikita ko yung mga grab food, no? Food panda. Mga delivery. Gusto nila to. Marami to. Siguro dahil maganda ang reputation niya. So, may white, may red, may orange, may blue. Yan. Maganda yung color combination niya. So, meron na rin tayong vlog niyan. Okay yan. Maganda yan. Maraming na bumili niyan. Tinawag siyang game changer.
game changer. So this has ano, features niya is OLED lights, ganda ng panel niya, digital, may trip din niya, yung trip record. Kung ilan ang kilometrayo for that trip. So pinagmamalaki niya yung cast wheels niya, tapos tubeless tires and disc brakes sa harap. Tapos yung 18 liter U-Box na kasya ang full face. Liquid cooled. So ito ay ano lang ano, 125 tapos liquid cooled na. Okay to. Ayan pala siya sikat kasi 125cc lang liquid cooled. Ibig sabihin kasi ng liquid cooled, ibig sabihin kahit banata mo ng pambiyahe, hindi hihina yung makina kasi malamig siya. Hindi kasi pagka umiinit na yung makina, parang nag-overheat na, eh di ba wala naman tayong overheat sensor, karamihan ng motor, wala naman eh. Tawag namin doon nanlalata na, yung parang binibigyan ng gas, wala nang ibibigay. Mararamdaman mo yun sa long ride. So ito, liquid cooled pala, kaya pala. Ayan, 4-stroke, single overhead cam, liquid cooled. 125. Yun nga lang, electric lang yata to. Yun. So yun lang, ano nito, electric, kailangan alagaan mo yung baterya niya. Ayan, so disc brake sa harap. Makikita nyo ha, kahit na sa modern na motor na medyo may presyo na rin, hindi pa rin sila naglalagay ng disc brake sa likod. Kasi nga, dahil sa study yung 75%, 25%, no, 75% sa harap, 25% sa likod, ang braking na kailangan. So kaya hindi sila masyadong ano sa likod. Ang problema lang kasi sa disc brake sa likod, nag-i-stack kasi luma na yung technology ng disc brake, ay ng drum brake pala, I mean. Yung drum brake sa likod, nag-i-stack yun. Yun ang napapansin ko, mas madali siyang mag-stack kaysa sa disc brake. Pero of course, ang disc brake kailangan mo rin i-maintenance kasi naglalock din siya, naninikit. Eh, syempre, dumadaan ka sa tubig, sa putik. Meron siyang piston eh. May piston na nagpe-press ng pads yun eh, yung harap. So pagka nag-stack na yun, dumaan ka sa baha, nag-stack, naninikit. So kailangan mo rin i-maintain. Kaya lang, problema kasi sa drum brake, yun sa biyahe, minsan sa biyahe mag-i-stack yun. Talagang kailangan mo siyang disconnect, no? Dahil pag-brake siya na mag-brake dun sa drum. So, FI, fuel tank is 5.5. Okay na rin. Okay na rin yan kaysa rusa 4. 5.5. Ayan. So, that is 78,000. Ito. Ito na yung mga big boys ng scooter, no? So, ito na yung mga... Ito, meron tayong new Click 150i. So, ito yung kagaya rin nung isa. Kaso yun ay 125, ito ay 150. Siyempre, sa mukha, nag-iba rin. Kasi, tignan mo yung body niya. Yung body niya, halos yung body nung panel, nung plastic panel nung Airblade, no? Airblade. Kaya lang ito ay cheaper. Mas mura kaysa sa Airblade. By 10,000. Bakit kaya nyo? Kasi yung Airblade is may ABS, no? ABS sa braking system. So parang yung braking system, di kanya hayaang bigla-bigla mag-brake. Ng sa ABS system. And of course, yung steel mugs niya is magkaiba, no? Depende na sa inyo kung anong gusto niyo. Para mas gusto ko tong gold, no? Kasi all black na eh. Ewan ko lang, ha? Maganda naman parehas. Kaya lang parang itong gold, no? Maganda rin doon sa kabila, no? Airblade. Tingnan natin specs, ha? Sabi rito, ABS lang eh. Tingnan natin kung ano pa talaga. So this is 100,000 na. Round off na natin. Sandaan na lang, yun. This is the Click 150i. Ganda. Tingnan natin ang blue, ah. Wow. Parehas mo yung ganda. Kasi yung red na to, this is the standard Honda red eh. Kaya hindi mo rin may kakailang maganda talaga siya. Ito naman blue is maganda rin. Hindi naman siya sobrang blue. Parang metallic blue.
Astig din. Pero kung black lover kayo, yan ang black. Stylish and deadly. Deadly black. 52 km per liter. So, tingnan natin ang kanyang features, no? It's keyless. Meron siyang Honda Smart Key, keyless, answer back, anti-theft, alarm. Meron siyang LED lighting. Of course, digital panel. Sporty decals. Idling stop. Yun, pwede mong patayin yung makina. Pampatipid daw yan. Pero ako lang kung sino gumagawa niyan, no? Kasi mga traffic, sandali lang. Tsaka ayaw mo namang nasa harap ka ng traffic, di ka na makarestart ulit. Pero ako kung gumagamit yung iba niyan para makatipid. So maganda yung mufflers niya. Pag tinigyan sa actual, maganda talaga ang mufflers. Tapos syempre yung cast wheels, ganda rin. Ito, sinasabi ko sa inyo, gustong-gusto ko yung gantong design na may gold. Ang U-Box is 18 liters, full face kasha. And liquid cooled FI, okay? 4-stroke, single liquid cooled, single overhead cam, 150 cc electric. Brake system, so this brake sa harap, drum sa likod. Fuel tank is 5.5 FI. Tignan natin yung ano, yung wala rin tong kickstart, no? Okay lang, so 100,000. Tapos itong mas modern niya sa looks. Pag tignan niyo sa looks, ah, dito sa may bandang ano, nagkaroon siya ng parang windshield. Ganun-ganun windshield yung air blade, eh, oh. Kaya lang 9,000 pesos more. Ang gusto ko lang, okay na rin yan, 9,000 pesos more. Kasi tignan nyo, iba muffler, oh, iba yung pop pipe. Oh. Tapos tignan nyo to, itong parang bakal na to dito sa gilid. Oh. Bakal ba yun? Plastic. Maganda. Maganda siya. Tsaka tignan nyo mabuti yung sa click. Yung kanyang, ano, yung mudguard, yung tapalodo niya sa harap, tignan nyo nakaangat. Itong sa airblade is mas malapit, no? Nakayakap sa gulong. Parang mas maganda para sa akin. Kaya siguro siya mahal. Eh, 10,000 lang naman ang pinag-uusapan dito, no? Iba rin ang mukha, oh. Konting-konti, iba yung mukha. So, tignan natin, ah, kung ABS lang. Ah, actually, hindi lang pala ABS. Marami rin pala. Design-wise. Maganda rin yung blue niya. Let's say you're a girl, gusto nyo na to, airblade, yan, blue, or red, no? Ito, may black. Okay talaga, iba na mga designers talaga ngayon. So, hydraulic front with ABS, cast wheels, and FI, and yun. Ayos. So, meron nga ibig sabihin kung lilipat ka sa airblade dahil iba rin talaga design niya. And of course, we have the PCX is 119,000, no? 119,000 PCX CBS. Sabi ng CBS, yung combi brake system, no? Yung sinasabi natin kanina, combi brake system. So, it's tignan natin ang kanyang maganda yan, nakita ko na yan, malaki siya. Social ang dating niya. So, meron din pala siyang black. Wow! Ngayon ko lang yata nakita itong black, ha. Ito kasing white. Social na social, eh. Parang bridal motorcycle. PCX 160 next level. 160 na pala. Modern nga ito. Kasi alam ko, 150 lang ito, eh. 160 na pala to. Tingnan natin ang kanyang ano, dito sa modern 2022 PCX is bago ang panel, bago ang makina. Oh, luggage rack, yung underneath is 30 liters. 30 liters, ang laki nito. Hindi mo na kailangan ng ano, yung utility box sa likod. Hindi na. Ang laki na nito. Oh, ito maganda to, yung lid cap holder, maganda to. Yung madali siyang lagyan ng gas.
Aha. Remote system, remote control, spacious. Spacious riding position. Oh, maganda to sa angkasan. Tignan natin ang kanyang specs, ha. 4-stroke, liquid-cooled. Ayun, 4-valve. Single, 4-valve na to. Matulin talaga to kasi usually 2-valve lang, no? Ito, 4-valve. Sabihin, bawat, ano niya, sa isang piston, dala-dalawa ang intake ng gasoline at outtake doble. So, alam mo na, pag nakakahinga ang makina, mas malakas. Kaya tingnan mo, mas malakas yung mga 4-valve talaga. Aha, okay. Tapos, 130 na gulong sa rear. Oh, double disc brake. Double disc brake na to kasi medyo mahal na eh. Kaya na nilang i-implement yung double disc brake. Tsaka kasi 160 na to. No? 160cc na. So, kaya ganun. Sa harap, 110. 14, no? Ang gulong niya sa harap is 110.70, 14 inches, tubeless. Sa likod is 130.70. Oho, offset ang gulong niya. Ang gulong nito offset, mas malaki sa harap kaysa sa likod, oh. 14 sa harap, 13 sa likod. Design nila yun, maganda to, parang nakaangat na konti, parang chopper. So yan, pag tinignan nyo, sa fuel tanks 8 liters, pwede ng pambiyahe, pambiyahe talaga. At ang maganda nito, ang oil is exactly 1 liter lang. 1 liter. So isa lang ang bibilin mo. Di kagaya nung Rouser ko, 1.3. Alanganin. So bibili ako ng 2 liters, tapos meron pa akong 0.7 liters na matitira. So this is FI. Of course, nakita ko na to sa personal. Meron tayong vlog nito. Maganda talaga to. Maganda talaga siya sa personal. So meron siyang traction control. So meron siyang ano, pinagmamalaki nila dito, yung digital panel is new, kagaya nung sa kabila. Tapos X-shape daw yung tail. Oo, nakita ko na to sa personal, maganda nga yung tail niya. Headlights. 30 liters luggage bag kagaya nung kabila. Tapos front brake with ABS. Ah, ito, merong ano. Ah, hindi pala. So remote. Smart keyless. Gold PCX emblem, di ba? Kulay ginto. New muffler design. Of course, spacious. Tignan natin ang specs. So yon, 4-stroke, 4-valve. Single overhead cam, liquid cooled, 157cc. So 157cc lang pala, hindi 160. Nira round off nila. Ayun. Disc brake sa harap with ABS. Sa likod, disc brake din. Of course, offset din mga tires niya. 14 sa harap, 13 sa likod. 110 sa harap, 130 sa likod. Malalaki. Big bike look. Fuel tank is 8 liters. Okay na. Engine oil is 1 liter lang. Ayos. Okay to. Medyo pricey nga lang. Pero okay siya. Malaki to. Malaking motor to. Ito, pinakasikat, no? The new AGV 150. 149. So ito last year meron na rin, no? Pero ngayon may lumalabas yung new AGV 350. At saka yung ADVX, no? ADVX, which is 750. Nandun sa big bike section. Pero tignan muna natin tong ADV 149,000. May black, may red. Nakita ko na to sa personal, yung white tsaka tong red. Ganda lahat, maganda lahat sila. Tapos ang ganda ng panel niya, tapos may windscreen, may windshield na adjustable. Ang ganda. Tapos nakita nyo naman yung ginamit to sa off-road. Talaga pang, parang pang off-road din siya eh. Parang all-terrain siya eh. City, off-road, okay siya eh. Urban adventure ang sabi nila. Pero okay to. Ayan o, ayan ang panel niya. Akala mo yung pang Paris Dakar rally. Ayan o, full digital meter panel square. No? Adjustable windscreen.
Ayan, Showa, magandang klase yan. Alam mo yung Showa, itong suspension na itong Showa, ito yung pagka jumump ka, nag-landing, hindi siya nag-spring back agad. Maganda yung sa traction. Hindi siya nag-spring back agad. Pagbagsak na gano'n, daan-daan na gano'n. Hindi ka tatalbog. Ang ganda niyan. Kasi yung Rouser ko, nakaganyan din eh. Ibang-iba siya rin sa old style na ano. Pag may karga ka, pag meron kang angkas, matigas, no? Pagka wala kang angkas, matalbog. Ito hindi. Hindi kanya papayagan na gano'n. Talagang smooth na smooth ang movement niya. Tsaka ito mga baso to eh, mga parang hangin ang laman ito eh, parang alam niyo sa mountain bike, parang may mga hangin eh. May mga hangin yan or fluid para yun ang nagpe-prepet ng rapid na movement. So naka-ABS pala to, kaya talagang mahal talaga, naka-ABS na rin. So yan, 4-stroke, liquid cooled, single overhead cam, 150cc. Yun nga lang, wala rin siyang kick. Oo. Wala din tong kick starter lang. Tapos electric starter lang. Hydraulic disc brake. Disc brake parehas. Harap likod. Disc brake. 14. Ayun. Offset din siya. Offset din. 14 sa harap. 13 sa likod. 110 sa harap. 130 sa likod. Kagaya na sa PCX. Tapos FI. 8 liters. 8 liters fuel capacity. That's good. Pagbiyahe. Engine capacity is 9 liters. Ayos. Okay ito. Sa 149,000. Kung ako tatanungin niyo kung talagang afford lang dito tayo sa ADV, no? Dahil nakita ko na talaga ito pang adventure talaga. Ito, itong PCX more on the road, pang road siya. Hindi ko lang alam, parang mataas ang ground clearance na itong ADV kaysa rito sa PCX. Kasi PCX pang biyahe talaga sa road, sa highway, smooth ride. Ito yung panel niya, para ka nasa, yung cockpit niya para ka lang nasa bahay. No? Relax na relax. Pati yung posture niya, yung body posture mo, nakasakay ka dyan sa mga yan. Ito pang attack talaga ng mga terrain, ito pang relax, no? Mas stretch yung katawan ng PCX. So yun lang mga chong sa 2022 Honda scooters available today, provided by HondaPH.com. Peace mga chong.